Okay mga ka-e-bike, welcome ulit sa ating YouTube channel. Ito na yung part 2 ng discombration nating ginagawa. So kung tatandaan nyo mga ka-e-bike, meron akong ginawa yung unang vlog ko ng disconversion. Ito ang gamit, ganito. May link naman dyan, ilalagay ko na lang yung link kung kailangan nyo panoorin. Ito yung una ko. So basic basic ulit na information. Itong e-bike na to, naka default na siya or stock na siya na disc ang likod. Naka disc ang likod nito. Ngayon, ang problema, mababa yung nito, yung hub niya, 800 watts lang. So nag-upgrade ako ng into T9 na hub, T9 ito. So ang problema lang siya is drum brake. So bumili ako nito nung unang version ng disconversion. So sabi ko nga sa inyo, okay naman to. Ang disadvantage lang nito, hindi standard yung rotor. Kasi tamo, dalawa lang yung butas niya. Pag nagasgas ito, kaya na misalign, wala kang mabibiling ganito. Yun ang disadvantage nito, pero okay din siya. Ngayon, dun sa ginawa ko, ito yung bagong conversion natin. Ito talaga ang the best. Bukod sa simple lang siya, isa lang yung, ito yung pinaka-plans niya, isa lang yung humihigpit. Standard pa siya. Standard yung rotor niya, yung 3 holes na sukat, 180mm. Marami kang mabibili ito sa MC shop kasi parehas nito, ganito rin sa motor. So, yun yung ginamit ko ngayon. Itong gagamitin ko ngayon, di ba, na dun sa part 1. Kung paano siya ikabit. Ngayon, ang kailangan na lang natin is ikabit na rito at yung gagamitin yung mga caliper, ang mga gamit na gagamitin nyo para sa inyo na magko-convert pa lang from drum to disc. Kasi ako, naka-disc na nga. Sabi ko kasi, naka-disc na ako. So, meron na ako nung master, saka meron na rin ako nung caliper. Meron na rin akong caliper, saka yung hose. So, sa inyo, kung nakadrum kayo dati, bukod dito, bibili nyo ito, bukod dito, bibili pa kayo nung master, yung pinipiga mismo, yung sa handle, hose, bibili rin kayo ng hose, at the same time caliper. Ngayon ang madadagdag, dahil hindi kayo makakabili, ang madadagdag is yung bracket, yan, saka ito, iyon, bracket na yun, dito kinakabit. So ganito siya. Ganyan ito, ganyan, nakakabit dyan. Mapapansin nyo, yung sa e-bike kasi, since nakapermanente yung axle, hindi mo siya pwedeng bunutin katulad sa motor. Kaya yung sa motor, tulad nito, yung sa motor, XRM, ang bracket niya, isa lang. Isa lang, diba? Tapos, nakatusok lang ito dun sa axle. Ngayon, pag na-flat ka, papalit ka ng gulo, for example, bubunutin mo lang yung axle, matatanggal mo na to. Ito, hindi. Ang advantage naman ng sa e-bike natin, kung magpapalit ka ng pad, itong isang bracket lang tatanggalin mo, may lalabas mo na tong caliper, hindi mo na kailan tanggalin yung axle ng gulong. So, yun lang, may mga disadvantage sa disadvantage. Ngayon, sa inyo, na dati kayo nakadrum at magko-convert kayo, ito ngayon yung isi-share ko sa inyo. Kasi natuklasan ko na ito, itong caliper na to pang smash, o kaya yung Wave 110, is pwede pala. Ang problema lang, pag binili nyo to sa MC shop, since to, pang motor, ang pang harapat ito, ang bracket na kasama niya ito. Ito. Ganyan. So, hindi nyo ito magagamit. Kaya, o-order kayo ng hiwalay nitong bracket na to, saka itong bracket na ito. So, lalagay ko na lang sa description kung saan nyo ma-order ito. So, itong bracket na to. At the same time, pwede kring umorder nito. At yung, yung handle. Ay, yung master. Pwede kang bumili ng set, kaliwa at kanan, para pareha. So, pwede rin kaliwa lang muna. Kung gusto mo pang motor na, pwede na rin. Okay? So, yun ngayon ang share ko sa inyo. Yung part 2 na to. Okay? So, ang mangyayari lang, pag bumili kayo nitong caliper na to, ito ang nakakabit. Ito ang nakakabit na bracket.
Yan, nakita nyo ba? Itong bracket na to, ang nakakabit. So, ito yung slider kasi. Ito yung nag-i-slide eh. So, bubunutin nyo lang ito. Tatanggalin nyo lang ito. Yung bibilhin nyo na ganito, sukat ito para sa mga 2-piston, sukat siya. Yan, so papalitan nyo lang ng bracket. May kakabit nyo na siya. So, ready na siya. Okay? So, ganun ang gagawin natin. Papakita ko sa inyo, ay kakabit ko na. So, muli, kakabit natin ulit tong ano, flange natin dun sa drum natin. Basta ang drum nyo is 110 ng sukat, ang drum nyo is 110 mm, ang mga kasukat nito is yung mga, pag ang ginagamit yung brake shoe is yung pang XRM, pasok, pwede ito sa inyo, itong flange na to. Okay? So, kakabit natin yung rotor natin. Ready na siya. Pwede na natin kakabit yung una, yung spacer natin. So, ito, kailangan nyo to mga kaibig. Kailangan nyo maghanap. So, washer lang naman. Kung wala kayo nitong spacer na ganito, washer, bumili kayo ng maraming washer na ganito para siguraduhin nyo na hindi siya lalapat. Yan. Kasi hindi siya itong spacer na to. Para ito, hindi lalapat dyan sa rotor, itong first bracket. Itong pangalawang bracket kasi, dyan siya nakakapit eh. Yan. So, yung pag sa spacer, kayo na lang magtatansya nun. Makikita nyo naman yung actual eh. Okay, so sa akin, baka parehas din yan sa inyo. So, isang spacer, ito yung original spacer ng hub. Nagdagdag lang ako ng dalawang washer. Yan, mga 1 mm mata ang kapal nito. Dalawa. So, 2 mm. So, lalagay niya. Ngayon, para sa inyo pala, dahil wala kayong ganito, yung, nakikita nyo ba to? Ito, yung pinaka-contil dito, kasi dito yung nakalagay eh. Pinaka-lock para hindi ito umikot. Ngayon, wala kayo niyan kasi hindi naman disc brake sa inyo, dating ano, drum. Yung pinaka-bracket nung sa drum nyo, dito nyo ikakapit. Dito. So, maglagay na lang kayo ng extra bracket pa. Pahaba. Kasi tornilyo nyo rito. Okay na. Or, pinaka the best, padugtungan nyo rito, yung pantay na pantay rito para hindi sumayad, pantay na pantay dito. O kaya, yung mapapansin nyo, di ba, meron kayong, ano, meron yung lock ng torque, itong torque arm, may lock ito dito, di ba? May lock na ganyan. Habaan nyo na lang itong tornilyo na to. Para doon na siya maglalak. Ito yung maglalak doon sa loob. Yan. Habaan nyo. Dito nyo ipasok yung tornilyo. Pag ganun. Sample ito. Yan. Dyan. Para ito. Hindi siya gagalaw. Yun ang pinaka-option nyo. Hindi nyo na kailangan yung bracket. Dito na lang. Pwede nyo lakihan yung butas nito. Or ganito rin. Haba. Bumili lang kayo ng mahaba. Labas nyo rito. Lagyan nyo ng nut sa kabila. Or dito nyo sa kabila pasukan. Dito nyo lagyan ng nut. So, yun na lang. Yun ang pinaka-discarte na lang na gagawin nyo. Okay? So, yan. Spacer ulit. Tapos, yun lang. Gakabit nyo na yan. Ready na siya. So, yan lang yung bracket nyo. Kung maisipan nyo na kung paano nyo kakabit dito, lagyan nyo dyan. Ready na siya. Salpak na siya, magiging ano na. Magiging disc na agad kayo. So, salpak na natin ito. Kabit ko lang yung spacer dito sa kabila.
Ito, yung sa top arm na to, yan, pwede nyong habaan, paabutin nyo doon. Paabutin nyo doon yung ano, para hindi ito gumalaw. Gumalaw man siya, konti lang. Kung naririnig niyo, may sumasayad. So ayan, resolbahin ko muna yung sumasayad, mga ka-e-bike ha. Ayan mga ka-e-bike, pag wala yung ano, caliper, walang tunog, walang ingay. Pag nakakabit ito, kaingay. So naglagay na ako ng spacer, ganun pa rin. So natuklasan ko ito, itong pad niya, ito sumasayad dito. Ayan, kaya may gasgas. Ito. Sinukat ko doon sa luma, mas makapal ito ng konti. Konting-konti lang, so ang gagawin ko, lilihahin ko na lang ito, yung lugar na ito, itong bakal na ito. Pang-ismas ito, so kung papalit, kung magpapalit kayo ng pad, bibili nyo yung pang-wave ito. Pang-wave ito eh, wave 110. Kasi itong original na ito, napalitan ko na eh. Ang kasukat niya, wave 110. So ito lang, pabuwasan ko lang ito, sumasaya dito sa pinaka-drum niya eh. Lihahin ko lang. Kikiling ko lang. Malipis lang naman kailangan. Hali ha. Ito, mga e-bike. Mapansin nyo yan, no? May kulay puti. Ito, sumasaya dito. Yun yung umiingay. Pag nakakabit siya ganun, di ba? Hindi dito siya eh. Sayad dito, sayad. Tukod. Ito, samantalang itong original niya, hindi. Actually, parang meron nga rin siguro konting-konti, ano, may puti din. Kaya siguro nag-iingay itong ano ko. Lately. Ayan. So, gagawin ko, i-anoin ko lang ito, lilihahin ko ng konti o kaya kikil. Balikan ko kayo. So, ayan, mga ka-e-bike. Niliha ko to. Tingnan natin kung okay na. Tingin ko naman, konting-konti lang naman ng sumasayad eh. Ayan natin. So ayan mga ka-e-bike, okay lang, konting hasa lang naman, nakita nyo naman siguro kung gano'n ko lang, gano'n lang kanipis yung niliha ko. So wala na siyang sayad. So ayan, okay na, wala na kasayad-sayad. So ibibleed ko na lang yung ano, kasi di ba tinanggal natin to, so nawalan ng laman to. Nagkaroon ng hangin yan. So, ibibleed ko na lang yung fluid. Nadagdag ako ron, ibibleed ko rito. Okay na yan. Okay, so, gawin ko muna yon. Hindi ko lang kasi magagawa yan na mag-isa lang yung bleed eh. Okay, pakita ko ulit. Ay, ano, kung nabalikan ko kayo. So, ayan, mga ka-e-bike. Okay na siya.
Basta mga ka-e-bike. So ganyan na lang muna. Salamat ulit sa pag-view. Para like, subscribe and share na lang ulit. Mga ka-e-bike, maraming maraming salamat. God bless.